Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm very much excited kasi I'm gonna be making a very quick unboxing and testing na rin ng pinakabagong vlogging equipment na nabili ko nito lamang nagdaang 99 Shopee sale. So, yun nga, since I've decided to go back to vlogging, bumili na ako ng mga pangilang-ilang vlogging equipments. And isa nga rito ay ang bagong dating na vlogging microphone. So, I have bought a wireless lavalier microphone sa Shopee 99 sale. And finally guys, this afternoon dumating na siya. So, nag-setup agad ako ng vlogging setup para ma-unbox ko na agad ito kasi I'm just very excited. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo yung unboxing nito as well as kung paano siya gamitin sa aking ginagamit na camera ngayon, which is iPhone 12 Pro. So, ang binili ko actually ay lightning port na wireless and dalawa siya. So, titingnan natin kung maganda ba yung sound quality niya. Actually, to be candid with you, 2 years ago, bumili na ako ng ganitong klaseng mic na ipa-plug and play mo lang, connect via Bluetooth, but then biglang nasira kasi for the longest time, di ko siya nagagamit. Tapos all of a sudden, biglang na lang siyang nasira. And it was also just a cheap version. Kaya naman, iko-compare ko yung previous na yon sa bagong bili ko ngayon. So, stay tuned for more. Yan. So, ito siya, guys. I'm doing a voiceover using my regular voice para makumpara ninyo mamaya, no? Kung paano ko igagawin yung voiceover ko naman using this microphone that I have just recently bought, no? So, syempre, tinakpan ko na yung mga details ko. Okay. Ito siya, guys. Okay, so ito itsura niya. It's a wireless microphone K9. Blah, blah. Siyempre, made in China, ano? Okay, sabi dito sa packet. For live show, interview at vlog shorts. Okay, so ganito itsura niya, guys. Yung sinasabi ko sa'yo. Ipa-plug lang to if you're using iPhone, lightning port. And dalawa yung binili ko. Okay, so for iPhone siya. Okay. So, buksan na natin. Meron siyang charging port. So, ito yung dalawa. Okay. This one you're gonna clip. And then, meron din siyang gonna clip as well. So, dalawa yan. And then, ito, lightning port. So for this part, gumagamit na ako ng external microphone gamit yung headphone jack na kinabit ko lang sa laptop ko. Yung headphone jack ay earphones na ginagamit ko rin sa iPhone ko para lang makompare natin yung difference ng with and without external microphone. So ito yung lavalier microphone booklet na kasama dun sa pack. So meron siyang introduction, ano-ano yung mga parts. So madali lang siya. Itong parang T yung ipapasok mo dun sa mismong jack ng yung phone. Para makabit and para ma-charge rin siya.
And also, siya yung magiging receiver nung mismong wireless microphone mo na siya namang ikiklip mo sa iyo sarili. So, ito, papakita ko sa inyo yung iPhone 10 ko, yung lumang-lumang unang-unang vlogging phone ko pa, at ganito ko siya ikakabit. So, ito yung lightning port. Kakabit ko lang siya dun sa lightning port mismo ng aking iPhone 10. So, ganyan magiging itsura niya. And you have to unlock it via Face ID, of course, para gumana at masigurado mo mag-work siya talaga. So, ganyan lang siya. So, ito yung magiging receiver niya. Malalaman mong maayos yung pagkakabit mo ng receiver kapag ka meron ng pulang light indicator na makikita ka dun sa gilid. And then this one, kapag tinurn on mo naman yung lavalier microphone mo na wireless, dapat meron kang makikitang green light indicator. Okay, so dapat steady lang siya. Ibig sabihin, kapag steady siya, na-connect na niya yung sarili niya dun sa receiver mismo. And ready na siya para gamitin. Dito makikita yung red light indicator. Ayan, kung makikita niya siya. Ayan, yung tuldok na yon na may pula, yun yung light indicator niya. And then, yung lavalier microphone mo, kapag ka nagko-connect siya dun sa receiver, hindi siya magiging green agad-agad. Okay, so magbi-blink-blink lang yung green light nun. Pero once connected na siya dun sa receiver, tsaka siya magiging solid green. So, dun mo malalaman na paired na sila. Okay, so this is my voice without voice. This is my voice without the lavalier microphone. Hindi ko pa kinakabit. So you can see from the video at the back. I'm also shooting using my iPhone X para makita niyo yung current setup. Pero ito yung voice ko. Normal voice, just using the internal microphone of my iPhone 12 Pro kung saan ko sinushoot yung video na to. Ngayon, ikakabit ko na ang microphone dun sa cellphone ko na iPhone 12 para makita niyo yung difference ng boses ko with and without the microphone. Okay, so this is my voice with the lavalier microphone on. Kinabit ko na yung receiver dun sa iPhone 12 Pro ko. Ang layo ng phone ko mula sa kinauupuan ko ngayon ay mga isang dipa. So, ito yung quality ng voice ko. Nahawak to. So, titignan naman natin kung ano itsura pagka kinabit ko siya. So, ito yung itsura ng boses ko kapag kinabit ko siya. Hindi ko alam kung medyo muffled or medyo clear. I-play ba ko yung video para makita ko mamaya. Itatry naman natin kung gumagana pa rin yung microphone kapag umakyat ako sa taas. Okay? So, I'm gonna be bringing my iPhone 10 para lang ma-check, diba? Kung, para lang to be sure na anong itsura pagka nasa taas ako. Okay? So, iwan ko yung iPhone 12 ko. Kita ko sa taas. Na natin kung gumagana pa. Okay, so paakit na ako sa taas. Tingnan natin kung gumagana pa rin. Entering our room, dito ako ngayon. Nagsasalita lang ako just to be sure na recorded pa rin yung boses ko dun sa video ko, dun sa iPhone 12. So ito yung boses ko. Kung naririnig mo pa rin yung boses ko at clear, it's all good. So check naman natin. Babalik tayo dun sa baba. Okay? And we're back. Okay, so kung naririnig niyo pa rin yung boses ko kanina, okay yung sound quality niya pagka malayo. So one level up siya. Okay, so this time, itatry ko naman both microphones on, no? So ito yung gamit ko kanina. Hello, hello, mic check 1, 2. Yun yung sound quality niya. Ito naman yung isang microphone na in-on ko rin. Titignan natin kung gumagana silang dalawa kapag sabay na naka-on. Okay, hello, mic check 1, 2. Okay. So, yun yung sound quality ng both microphones on. So, for example, may kausap ka or may ini-interview ka using just one cellphone, no? Na sinishoot ninyo. Ito yung sa'yo. Ito yung sa ini-interview mo. Pwede siya. Okay? Gumagana siya parehas. Okay? Hello, hello, mic check 1, 2. Hello, hello, mic check 1, 2. Okay, so now since nung nire-review ko yung video, medyo naririnig ko na medyo muffled, hindi masyadong kasing crisp or clear yung boses ko, I think this is because of this. So, I'm gonna be trying to remove this. Tingnan natin yung magiging sound quality. Okay. Hello, mic check 1, 2. So, ito yung boses ko na wala yung mic protector or yung condenser, whatever.
This is the quality of the voice using lavalier microphone without that covering. Try din natin sa ito. Hello, mic check, 1, 2. So, ito yung itsura. Ito yung quality ng voice ko without these microphone condensers or protector. Okay? Okay, so pumunta naman tayo sa complete review since nakita nyo na yung comparison ng quality ng sound and na-review ko na rin yung previous videos ko comparing the quality with and without this microphone. So I just decided to use this microphone during my entire review here for the last part of this video para lang ma-check ninyo yung sound quality. So my honest review is it's okay for the price. Kasi if you're hearing this loud and clear, that would be good. If it's okay with you, that would be good. It works in sort of a long distance. Kagaya nyo nakita nyo kanina, ano, makita ko sa taas. But it's still working. Hindi naman ako masyadong nag-expect ng superb sound quality. Parang, para lang lumakas yung boses mo. Pero in terms of like, the crispness of the sound, I would say hindi siya ganun ka-crisp. Medyo muffled siya, no? Narinig nyo naman kanina, di ba? Medyo parang kulob. I don't know if this is just because of this one or you have to remove it or whatever. Pero I think it can be edited during the post-production kung kayo ay nag-edit ng mga videos for vlogs, no? But this one is okay for the price. I got it for 400 pesos only, pero original price niya was around 800. And dalawa na siya. No, so far I'm happy with this. I can definitely use this, especially when I am outside. Na mas maraming kalaban yung sound na yung internal microphone, mas maraming nasasagap. So if it's closer to me, yung sound ko lang talaga yung masasagap niya. This is okay for the price. So generally, I can rate it like around 8/10. So that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching until the end. I hope na tulungan ko kayo or na nakatulong itong video na to sa pagde-decide ninyo kung bibili ba kayo ng lavalier microphone or wireless microphone, especially for those small vloggers na nagsisimula pa lang. Again, if you like this video, guys, please don't forget to hit the like and the subscribe button if you haven't subscribed to my YouTube channel already. So stay tuned, guys. Maraming salamat again and have a great day. See you on my next videos. Bye-bye!